Hi guys, hello, hello. So today is November 3, 2022. So ito na yung last installment ko ng Halloween special ko. Although ilang araw na tapos yung Halloween, no? Pero ito, usapang anting-anting tayo. Usapang anting-anting. Ito yung isang picture, ginugol ko lang, no? Picture sa Quiapo, yung mga nagbebenta ng mga anting-anting. So before anything else, ano ba difference ng amulet, talisman, and charm? Okay, tatlo yan. Amulet, talisman, and charm. A charm is worn to attract good luck. Amulet provides protection, and talisman is used to attract a particular benefit to its owner. So, actually yan, yung charm daw is for good luck, yung amulet, protection. So, amulet is defense, talisman is offense. Okay, provides protection yung amulet. Yung talisman, ini-enhance niya yung characteristic. Example, amulet yung protection against bad spirits, mga ganyan, protection from danger. Yung talisman naman, gaganda yung, kunyari, takot ka sa public speaking, mag-i-improve yung pagpanalita mo, yung confidence mo, gagaling ka, or may enhance yung characteristic mo. Yeah, sabi nila, yung magiging charismatic ka. Yun, ganun yung example ng talisman. Okay, sample na naman. Ito, nakita ko sa Quiapo. Ito yung picture sa Quiapo, no? Yung mga anting-anting na tinatawag nila doon. So usually tinunaw na brass yan, and then may mga nakasulat na Latin, tapos may mga pictures or drawing na kakaiba. So napag-usapan namin last time ni Hagbayon Channel, no? Sabi ko nung nagpunta ako sa Quiapo, nakita ko ng mga ganito, parang wala akong naramdaman eh, kasi parang commercialized na siya eh. And etong video na to pala, wait till the end, kasi meron akong in order na amulet, no? Siguro 3 months ago. Ngayon ko lang bubuksan. So, mamaya, sama ko kayo. Bakit ngayon lang? Kasi, I don't know. Nung nakita ko siya, sabi ko, I was drawn to this amulet. I'm sabihin, I was drawn. Nakuwento ko dati, no, pag nagpupunta ako sa mga antique store, and then tatanungin ako nung nagtitinda ako, are you looking for something particular? In particular? Sinasabi ko, if I see it, I will know. So, ganun ako. Pag nakita ko siya, parang, I'm drawn. Gusto kong makuha siya. No? It just so happened na, kaya sabi ko, a few months na, hindi ko pa rin binubuksan. Nagdadalong isip ako kung tama ba yung pagbili ko doon. Bakit? Kasi yung figure, kakaiba siya. No? Eh, mamaya, papakita ko. So, ito yung example. Roma, ganyan, ganyan. Mga letters. Portuguese. J-A-H. May kanya-kanya meaning yan. No? I don't know kung ano. Una-una, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa mga ganito. Ano? Mga talisman, anting-anting. Pero, may history nga ako, di ba? Kinuwento ko last time na nung nakakita yung anak ko, and then binabother kami ng mga espiritu, nawala na ako ng pag-asa, and then parang merong nagbulong sa akin kung anong gagawin ko. Yun nga, nagdasal, nagwisik ng holy water around the house, and then bumili ako ng amulet, protection against evil spirits. And sa tingin nyo, tatanungin nyo, ano, effective ba? Siguro, dahil hindi na kami ginagambala. And I wanted to stay that way. Kaya sinishare ko din. It's up to you. Kung ano. Kasi yung iba, yung mga hindi naniniwala, yung mga naysayers, talagang meron silang explanation pa rin. No? Sa mga ganong bagay. Pero, yan, sinishare ko na experience ko. So, ito yung makikita nyo sa Quiapo pag nagpunta kayo. Yan, ito pa isang example, no? Yung mga symbolisms, letters. Mag-iingat kayo sa mga ganito, ha? Do your research. Kasi hindi lahat nakakabuti, no? Hindi nyo alam, yung bibili nyo pala, makakasama sa inyo. Lalo-lalo na, hindi naman natin alam kung ano yung mga nakasulat na yan, eh. Diba? So,
mag-iingat kayo. So, imbis na panlaban, baka maka-attract kayo ng masamang spirito. Okay, ito, sikat na sikat din to, no? The All-Seeing Eye. Yung all, tas may tatlong letter A, Roma, nakalagay. Ayan, so, may mga nagsasabi, lalo na yung mga religious people, no? Ano daw yan, demonic or what? The All-Seeing Eye. Meron naman nagsasabi, yung sa Egypt na part, mamaya papakita ko rin, no? Hindi naman daw talaga eye yun, pineal gland. Anyway, papakita ko na lang. So, sabi ko nga eh, do your research. And wag basta, pag nakita nyo, bibili nyo agad. So, pag-usapan natin yung King Solomon Seal. So, based on my research, ito nakatulong sa akin, no? Naganap ako ng amulet na pwede na makakatulong sa akin panlaban sa masamang espiritu na gumagambala sa amin. So, a few years ago, noong unang panahon, may history yata. Meron taong history. Mamaya na lang pala. Ito yung mga examples. Kasi marami ang Seals of Solomon. 72 ata. Ito na example. And bawat isa niyan, meron niyang kanya-kanya meaning. Hindi ako expert, kaya i-research niya na lang. So, ayan. Seal of Solomon tayo. What is the Seal of Solomon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexagram. The seals are not religious-oriented but are more centered around the celestial stars, geometrical figures. Basically, the seals are universal symbol for protection. Take note, protection. That holds magical powers to ward off evil forces and are not associated with one religion or people. Yes, hindi siya naka-associate sa isang religion lang, no? And yun sabi ko, take note, protection against evil yan. Who was Solomon? Yeah, there are 72 seals of Solomon, all made by King Solomon from biblical times. Biblical times, sabi ko, anong unang panahon. It is believed that itong seals na to binigay sa kanya directly from God. Yun ang paniniwala, si God mismo nagbigay kay King Solomon. He was perhaps the wisest man who ever lived. Solomon was the author of not only most book of Proverbs, which has over 3,000 Proverbs in it, but also the Song of Solomon, Love Poems, and the Book of Ecclesiastes. God gifted King Solomon with unsurpassed, but kaya nila hindi pa binuo yung word na God dito? With unsurpassed wisdom. So, si God mismo nagbigay kay Solomon ng wisdom. He ruled Jerusalem for 40 years of peace and much prosperity. He was born in 848 BCE and died at the age of 52 in 1796 BCE. Bata pa siya. Noong unang panahon, mas mahaba ang buhay ng mga tao. Ito yung si Matusalem. To start with, King Solomon could speak directly to God. Kaya niya makipag-usap daw to God. He was gifted with the ability to command and control demons and speak to animals. Yan yung powers ng seals of, na meron siya. Yung nasa ring niya yata yan eh. Kaya nakokontrol niya yung demons. Tapos kaya niya kausapin yung mga hayop. It is even said he received a signet ring. May ring siya na-receive with a magical seal and the name of God engraved in it that enabled him to control demons and held supernatural powers. When asked what happened to King Solomon's ring, legend has it that the mythical beast, king of demons, stole the ring and tossed it into the sea. Ayan, punta tayo sa Pentacle Seals of Solomon. Yan, hexagram nga. I believe that nabanggit ko na yan kanina. Amulet, talisman, medieval and Renaissance era magic, occultism, and alchemy. Yan, no? Ewan ko kung narinig nyo na yung binuo ni Solomon yung temple niya ng mabilis lang, ilang araw lang yata. Sinira yung temple, tapos binuo rin. Kasi meron siyang magical powers. Ginagamit niya yung mga, yung powers niya.
Solomon received the seal from God. Accordingly, Solomon prayed to God for help to help amass a workman who was being harassed by a demon. And God responded by sending a magic ring with an engraving of a pentagram. The story continues that with pentagram, be careful pagka meron kayong mga ano no, mga amulet talisman na may pentagram tapos nasira daw, no? Hindi niyo na pwedeng gamitin 'yon. Kumuha na kayo ng bago. Okay. May mapapanood niyo sa mga pelikula, 'yun yung ginagamit nila pang trap ng demons, yung mga pentagram na yan, hexagram. The story continues that with the ring, Solomon was able to control the demons, learn about them, and make the demons work for him. Yun, kaya nakapagbuo siya ng templo. Solomon used the demons to build his temple and then trapped them in the bottles that were buried by Solomon. So, tinrap niya sa bottles. Actually, pentagram or hexagram. Okay, mapapanood niya sa mga occult na mga movies, diba? Paano daw tinatrap yung demon? Dapat nasa loob. Pag may pag nasira yan, pwede siya makalabas yung masamang espiritu. Control forces of evil. Yan na. Okay. Bakit ko ito pinakita? One of several images to banish and constrain demons. Bakit ko ito pinakita? The seal is considered to be the symbol by means of which the 72 jinn. Alam niyo yung mga jinn? Yan yung mga natatrap sa lampara, the jinns. Yung genie, mga genie, were imprisoned in the brazen vessel by Magus King Solomon. The magical invincible talisman has been described protection from all negative influence. Ito daw kasi yung kulungan nila. Oh. Yan yung kulungan. Yan ang korteng vessel. Diyan kinukulong yung mga masamang spirito, mga jinns. Kaya yung mga kwento ng mga genie, di ba? Bakit sila nakakulong sa mga lampara, sa bottle? Kasi po, dyan. Ah, bakit ko ito pinakita? Kasi may binili pala akong sing-sing. Hindi ko pa nagagamit. Buksan ko nga, sandali. Kaya ko pala ito pinakita. Kasi, meron akong sing-sing. So, yung mga amulet or talisman, it can either be rings or pendants. Ayan, meron ako. Yun. Ayan ko ito pinakita. Ito naman. Meron din ako niyan. The talisman kasi 5th and 6th pentacles of the moon. Its correspondents are said to possibly influence restful sleep, freedom from pain, elimination of evil influences, harmony, and healing abilities. Ito yan. Medyo pangit yung nabili kong material, no? Nag-fade na. So, bibili ako ng bago nito. Okay. Pero, yan. Ito yung kamay. Dami kasing times noon na araw-araw ako nananaginip. Tapos, pag nagising ako, pagod na pagod ako. Araw-araw ko na. Kaya bumili ako nito. Look at the markings. No? Kaya sabi ko mag-iingat na kasi dati na naintindihan itong mga to. And the most potent in repelling evil spirits during magic. Ah, ito yata yung suot ko sa leg ko ngayon. Magical operation. Yan. Ito yung suot ko ngayon sa leg ko. Ito yung may marami nagtatanong, ano po yan nasa, ano yung kwintas nyo? Ito po yan, ito yan. No? Ito yung napili ko. This talisman also ideal for those who are in position of influence, assist, in helping others, includes clergy, Dr. Saunders, pwede. So, to enhance its powers, it is combined with the sacred seal of Solomon the King, which is yung nasa back. Meron pa siyang seal sa likod eh. Yan. Sabi ko nga 72 ang seals ni na ginawa ni Solomon or binigay kay Solomon, no. Yan, ito yan. Ito 'yung sinusuot, ito 'yung suot ko. So, hindi ko 'to inuubad, matulog, kahit maligo and kahit maglaro ng basketball. Nilalagay ko lang under my jersey.
Ito yung nasa likod. Yan. Ito yung nasa likod. Pentagram. Ito naman. Seal 9 for treating all kinds of diseases and pain. It's an invocation to ward off demons and bestow prosperity. Kita nyo yung hexagram, pentagram. Yan. 1, 2, 3 po. Hexagram. Yan. Okay. Okay, Eye of Horus. So ito hindi to kasama sa ano, no? Sa Seal of Solomon. Symbol representing protection and health and restoration of symbols as the key of life, representative of eternal life. Meron din kasi ako sing-sing. The Eye of Horus. May focus. Yan, ito yung sing-sing. Eye of Horus to. Kaya ito nga yung sinasabi ko eh, na hindi naman daw pala eye to eh. Ano ito eh? Sabi nila, no? Interpretation. Hindi ito eye, kundi pineal gland daw. Pineal gland yung, pag na-unlock mo yung power ng pineal gland mo, marami kang magagawa. Anyway, so, yun lang. Terry, go to sleep. Maso ko, lalaro pa rin. And moving on. Ito, seal number 43, the fourth pentacle of Venus. The seal is believed to be one of the great power capable of forcing the spirits of Venus to obey its bearer and bring to him the person his heart desires. Aha! So, friendship, kindness, and love as well for pleasant. And so, parang pang-attract to, ah. Wala ko niyan. Wala ba ko niyan? Seal of Venus. Yep, wala. Wala ko niyan. Ito, hindi ko mahanap yung meaning nito eh. Meron ako nito eh. Ito. Yan, sing-sing. Protection din yan eh. Yan, protection. Yan, vessel or brass. Yan yung sinabi ko pang capture sa mga jeans or genies. Ito yung kanina, moon talisman sila. Meron ako niyan. For protection. Sabi ko nga nagpe-fade na eh. Saan na? Wala na? Ah, yun na. Yun na. Yun na pala. Yun na yung last na mga ano ko, no? Sa slide na ginawa ko. Mapapansin nyo, meron din ano. Meron din mga amulet sa ano, sa simbahan. Like yung mga ganito, may nabili ako. Medal of St. Benedict. Ganyan. Cross siya. It's a cross. It's up to you. Basta sama ko sa mga amulet and ano ko, lucky charms or talisman pa nga. Magkakahalo na sila. So, nakarating na tayo sa last part ng ating program. Sabi ko, wait till the end. Buksan natin yung ano. In-order ko sa galing pa itong Thailand. Nung una ko ito nakita, sabi ko, ano kaya, bibiling ko? Hindi, kasi nakakatakot eh. Yung seller pa naman nakalagay, unknown daw yung ano, hindi niya raw alam yun kung para saan. Eh, sabi ko, I'm drawn. Hindi ako mapakali na, ano, kailangan ko I need to have it. So sabi ko, alam, biling ko na nga. Wala na, pero wala akong lakas na loob na buksan. Dahil hindi ko alam kung anong effect niya, no? Hopefully, ma-counter action ng mga ano. So, ito. For the first time, makita natin. Galing from Thailand, eh. Ito. Thank you. Papasalamat lang yung seller. Salamat siya. Tingnan natin. Okay, tingnan natin. Sarado. Kahit ako pala yung binili ko. Dito, man, dito. Ito yung binili ko eh. Ito. Ito yung binili ko sa eBay, oh.
Amulet part from Taiwan yan eh, nakalagay. Dito kasi ako nagdududa isa-isa, yung nasa kaliwa. Ito. Dito ako natatakot eh. Sabi ko, hindi to ano, this is not human. Kita niyo yung haba ng kamay niya. Nakatakot. And based on my research, naghanap ako, na-research ko kung ano yan eh. Or sino yan. Yung sa Thailand pala, mahilig din sila sa mga amulets, no? And iba, mga mythical creatures, pero usually Buddha. Buddha ang ano nila. Ang nasa mga amulets nila. Anyway, to buksan na natin to. Mahatin na natin. Tira na natin. Ito ko na kung ano ako. Tingnan natin. Ito din pala sila sa mga ano, amulets. Dun 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 dun. Ay, lalas kayo. Ito ko sa inyo. Hopefully, hindi ako nagkamali sa pagbili. Binenta niya to as a lot. Sabihin, group na to. Ito, I think, may weight to ah. So, may the brass figure to. Oh, Buddha. Buddha to. Buddha na maliit. Brass. And, hopefully, antique ah. Luma. Ayaw ko kasi nabibili ng mga commercialized na binibenta ng mga turista eh. Ayaw ko mga ganun. Kaya nga sabi ko, di ba, yung sa Quiapo, parang wala akong naramdaman doon. So, ano, nung na-disappoint ako. Pumunta ako doon, wala akong naramdaman. Nung tinignan ko yung mga amulets, yung mga anting-anting nila, sabi ko, oh, wala to. Wala pang ano lang to, mga pambenta lang. Sabihin. Wala ako, maniwala ka. Ito, ano to? Let me wear my glasses kasi maliit. Buddha rin. Ano, Buddha siya, nakaupo. So, dalawa. Sabi ko nga, ang mga amulets nila, either mythical creatures or Buddha eh. Baka nga naman si Buddha rin tong ano, yung kinakatakutan kong figure. At least yung mga binenta niya sa akin, puro brass, hindi plastic. No? Buddha rin to. Yep, brass. And may weight talaga. No? Ito, sing-sing. Eh, mas gustong-gusto ko yung mga ano, hindi commercialized. So, bibili ako sa mga antique shop, o mga garage sale, no? Pero sa eBay, okay din. Kasi, iba nire-resell lang nila yung mga nakuha nila sa garage sale. Ito, anong klaseng sing-sing to? Wala namang figure sing-sing, pero brass din siya. Ihuhuli ko yung ano. Ihuhuli ko yung main event natin, yung kinakatakutan kong figure. Ito, Buddha rin, okay? Buddha. Pero mukhang luma to. Kasi nag-oxidize na yung brass eh. And sa likod may symbol. Wow, okay. May symbol oh. Aha. Hanap, i-re-research ko yan. Ano siyang kakaibang symbol sa likod. Sabi ko, yung mga Thailander, mahilig din sa mga talisman amulets. Second to the last, malapit na tayo. Binili ko siya as a lot. May a lot of old, ano daw, antique amulets. Yan ang description niya, hindi niya daw alam kung ano mga yan. Sabi niya, no? Basta binenta niya lang. Sumugal lang ako. Galing pa itong Thailand.
Dahil sabi ko nga ayoko ng mga bagong new introduction na mga ganyan. Pinagmumukha lang luma. Pero ito mukha itong luma. Parang nag-oxidize na eh. Buda rin to. Buda. And may symbol din sa likod. Kailangan ko na magnifying glass. Kasi nag-tarnish na yung kulay ng brass. Last, ito yung kinakatakutan. Sabi ko, parang hindi ito tao. Parang hindi ito human. Natakot. Baka imbis na makapag-ward off ako ng bad spirits, makapag-invite ako. Yun ang kinakatakot. Pero ito mukha naman siyang si Buddha o alien. Haba kasi ng kamay eh. Doon ako natakot eh. Kita niyo yung kamay niya. Natakot eh. Pero sabi nga, may sila sa ano, Buddha or mythical creatures. And mukha ito luma. As in, na-oxidize na talaga yung brass niya. Ibig sabihin, hindi siya yung ginawa ngayon 2022 para ibenta sa turista. Mukha siya luma talaga. And ito yung kinatatakutan ko. Kasi, tignan niyo yung kamay. Oh. Gandito. Hindi tao to eh. Tapos tingnan niyo yung noo niya, yung ulo. I don't know. Kung naka-encounter na kayo, nakabiyahin na kayo ng Thailand and naka-encounter kayo ng ganito or may na-research kayo, comment down below para matulungan ako maghanap ng info. Naghanap ako ng info about this figure. Kailangan makita eh. Anyway. So, yan, tatapusin ko na, no? Usapang anting-anting. It's up to you. Maniniwala kayo. Pero sabi ko nga, this na nangyari sa amin. Nakatulong. And so far, so good. Hindi man ako sumasampalataya sa mga ganito. Ano pa rin ako, Katoliko. Meron yung paniniwala ko, ganun pa rin. And what else? It's just nice to have. No? Kasi sabi ko nga, when I see something, parang ano ko eh, na-attach ako na I'm drawn to that object. Anyway, so that's it guys. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, no? Thanks for watching.